Hello guys, welcome back to my channel. Sa video ito guys, magre-repot tayo ng isang halamang rubber tree. Itong halamang rubber tree na binili ko guys, maliit lang to dati. Pag tips ko sa inyo, pag gusto nyo makamura sa isang halaman, bili kayo ng maliit na halaman, tapos alagaan nyo after how many months, kasi itong rubber tree, mabilis na to tumubo eh. Naalala nyo yung video ko na nag-shopping ako ng mga plants. Ito yung binili ko. Yung nag-shopping ako. So, ang laki na niya guys. Kailangan ko na siyang i-repot. Okay guys. Ang kailanganin natin sa pag-repot ng isang halaman. Of course, ang soil. May hinanda na akong soil dito guys. Ito na may kasama ng perlite. Yung perlite guys, yung pang drainage sa soil. Itong rubber tree kasi guys, madali lang to siyang alagaan. Kaso lang, kailangan lang siya na drain yung soil. So, ang ginagamit ko sa pag-drain ng soil ay minimix ko siya ng tinatawag na perlite. Yung lagi kong ginagamit pag nagre-repot ako ng isang halaman. At of course, gagamit tayo ng hinaluan ko din siya ng ito guys, sa orchid. Kasi may binili ako na pang orchids. Akala ko kasi yung mga bark na orchids. Tapos, hindi pala guys, ito palang klase na soil na pang orchids. Tingnan mo. Iba. Yan o. Diba yung pang orchids yung mga bunot-bunot? Ito parang siyang iba na soil. So ang ni-research ko guys kung pwede siya gamitin. Pwede naman pala. Kasi nga pang drain sa soil. So ang gagawin natin guys, imimix natin sa soil na may halong perlite at yung potting mix na yung potting mix na pang indoor plants. So haluan natin nito guys para hindi naman masayang yung binili ko na potting mix. Halo ko kasi yung bark na pang orchid. Pero ihalo ko to sa ito. Na-try ko na to guys sa ibang halaman na indoor plants. Maganda ang tubo. Yan, ihalo natin dito guys. Yung mga puti guys, perlite yan. Dagan pa natin, perlite. Ang hinalo ko dito guys, ang perlite, potting mix na indoor plants, at yung pang orchid na potting mix. Okay? Kasi yung mother ko guys, a gardener din siya, pag nagtatanim kasi siya ng indoor plants, ang ginagawa niya bunot. So akala ko kasi yung binili ko na potting mix ng orchids ay mga bunot, eh hindi naman pala. Yung isa na na potting mix ang bunot. Ito hindi, para siyang soil. Yan o, para siyang soil talaga. Hindi mga bunot. Kaya, tinatry ko na ihalo sa ibang soil. So, ihanda natin ang ating ihanda natin ang paglalagyan natin ng ating halaman. Of course, yung paso. So, ito guys, indoor and outdoor plants na soil at hinaluan ko siya ng orchid na pang potting mix. So, handa na natin ang ating paso guys. Kailangan lang kasi tandaan, pag nagre-repot kayo, dapat may butas yung paso na gagamitin nyo. Hindi yung tanim lang kayo ng tanim. Kunwari, ito. May ibang tao nagtatanim ng ganito. May mga extra container sila. Pero ang gagawin nyo guys, butasan nyo siya. Pwede naman kayo magtanim ng ganito. So, ang butasan nyo, kasi para yung tubig ay tatago siya. Kasi kung walang tagusan guys, mag-stack yung tubig dyan sa isang paso,
Ang mangyayari guys, yung roots ng plants ay mabubulok pag sobrang basa. Kaya iwasan natin na mabulok ang roots kasi yun ang dahilan na mamamatay ang halaman. So pwede po kahit saan kayo magtanim kung wala kayong mga pambili ng mga paso. Basta butasan nyo lang po katulad ng pagbutas na paso. Ganyan. Okay. Lalagay na natin guys para iripat natin yung rubber tree. So ito na yung rubber tree natin guys. Ang gagawin natin, ililipat natin sa malaki-laking paso. Kasi nga, maliit na paso na siya. Ang ginamit ko, lumalaki na siya. So kailangan natin ilipat para lumaki pa yung isang halaman. So, handa yung paso na may butas at of course yung soil na gagamitin natin. So, gawin natin guys, lipat natin. Kung nakita nyo guys, yan, buo-buo ang soil nya. So, ang gagawin nyo, ganyan din nyo lang. Tapos, lagay na natin dito guys. Ito guys, pwede na siyang itanim. Hanggalan na natin siya ng lupa or soil. So, lagay na natin yung soil sa paso. Laking tandaan guys, ha, well drain yung soil na pagtataniman ng mga rubber tree plants para hindi siya mabulok. Yan. Tanim na tayo guys. Laki-laki na kasi siya. So, kailangan din yung malaking paso. Maganda to sa loob ng bahay guys. Saka ito yung halaman na mabilis lumaki. Ito kagaya ng ibang halaman na tulad ng philodendron, matagal lumaki ang halaman. Yan. Pagkatapos yung iripat guys, tubigan nyo siya. So ang pag tutubig pala nito, pagwa-water nito, once a week lang. So, depende po sa season, yung pagdidilig nito o pagtutubig nito. Kasi nga, kunwari, sa Australia or sa ibang bansa, may mga winter sila. So, huwag ka magdilig ng magdilig kung winter. Kasi nga, di ba, malamig. So, hindi nila wala masyadong sikat ng araw, so hindi sila masyadong nadadry. So, depende nyo sa soil. Iti-test nyo yung soil. Kung marami ang dumidikit sa kamay nyo, ibig sabihin, ano pa siya, wet, or okay pa yung soil niya. Pero pag dry na, wala na, ang didikit sa kamay mo, sobrang dry na, dyan mo pa diligan. So, ganun lang guys. After nyo mag-repot, ang dali lang no, after nyo mag-repot ng isang halaman, huwag kalimutan na diligan. At, of course, sa sunlight guys, kasi indoor plants tong mga rubber tree, pero may mga rubber tree na malalaki na guys, pwede din siya sa direct sunlight. Pero kung gusto mo indoor plants, depende kasi sa kinalakihan niya. Kung gusto mo indoor plants, pag indoor plants, indirect ang sunlight nun. So, lumaki siya na indirect ang sunlight. So, doon mo na siya ilagay. Pero kung gusto mo magtanim doon sa labas talaga, outdoor, pwede naman. Sustainable to na halaman guys, kahit saan mo pwede ilagay.
Yan, ang ganda guys, no? May malaki akong halaman nandun sa loob ng bahay. Ito yung mga collection ko ng indoor plants. Pero ito yung pinaka gusto ko guys, yung variegated na rubber tree. Pag sinasabing variegated, may halo siya na kulay na halaman. So, tubigan na natin guys. Ito guys, tubigan na natin. Diba masyado? Ayan. Ayan, tubigan. Basta mabasa lang. Ayan. Saka lumalabas yung natagos yung tubig. Kasi pag na-stuck ang tubig guys, yan, walang tagusan. Mangyayari niyan is mabubulok yung roots. Yun ang dahilan na mamatay yung isang halaman. Recap ko guys ha, paano to alagaan ang halaman ito. Sa soil guys, kailangan will drain yung soil. Lalagyan nyo ng perlite or yung mga bunot-bunot para ma-drain yung tubig pag nagdidilig kayo. Sa sunlight naman guys, dapat yung direct sunlight or indirect sunlight. Lalo na pag ginawa mo siyang indoor plants. Pero pag ginawa mo siyang outdoor plants, eh siyempre naarawan siya lagi. So, diligan mo siya. Kahit twice a week or depende sa season. Sa pag ano naman guys, sa pagre-repot naman, kailangan kasi na ginagamit mong potting mix ay may will drain. At laging tandaan guys, ito ding mga halamang ito, madali siyang mabulok. So, pero depende kasi sa pag-aalaga mo. Pag ito, masubrahan mo, ma-overwater mo, alam mo na ang mangyayari, magkiyelo yung dahon. At saka kung may mga pisti guys, katulad nito, nagka-curly siya. Yan. Ibig sabihin may mga mealybug siya or aphids na nandyan sa dahon niya. May mga tips ako sa ibang video ko guys, paano sila i-control or tanggalin sa yung halaman. At madali lang to siyang alagaan guys, lalo na sa mga beginners, pwede to sa mga sa inyo. Kasi hindi siya maalaga na halaman at saka mabilis siyang tumubo. Kasi yung binili ko to, ang liit talaga. $3 lang bili ko. Ngayon, ang laki na niya. So, ang bilis lang niyang tumubo. At saka, maganda siya na halaman guys, lalo na sa loob ng bahay kasi nga toxic purifier siya or sa pang air purifier. Sana po may natutunan kayo sa videong ito. Hanggang sa muli po, paalam. God bless po. Bye bye.